Thank you so much, Congressman Ed and Mr. Joel, for those wonderful exercise tips. At ngayon naman po mga kaibigan, we want to bring you somewhere very, very beautiful, very nice po, talagang very calm and serene. This place has become a refuge to people who want to be loved, be accepted, and succeed in life when life gives them a second chance. So allow us to bring you to Tala. Ay aking nakilala si Father Paul Fulon, ang parish priest ng Holy Rosary Parish at chaplain ng Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital, isang ospital na naggagamot at nag-aalaga sa mga taong may sakit ng leprosy. Dito sa Tala, sa lungsod ng Caloocan ko, nakapanayam si Father Paul. At dito rin na antik ang puso ko sa lugar. Ang lugar na nagsimulang isang hangaring maging kanlungan ng mga may sakit nating kababayan. Nagsimula ang Tala noong 1940. Puro pasyente yung nakasakit ng kitong. Hanggang 1960, yung ibang tao hindi pwedeng pumasok sa Tala. Pero 1960, mayroon ng magaling na gamot, pati pamilya ng mga pasyente pwedeng lumipat sa Tala basta kasamang pasyente. Noong 1980, napagaling na mga gamot. Matiyak na nagaling yung mga may sakit. So, nangyayari na yon, naging bukas ang Tala sa ibang tao. So, siguro karamihan ng mga tao dito sa Tala na yon ay walang unayan sa mga pasyente. Lumipat sila galing sa iba't ibang probinsya o bahagi ng Manila. So, informal settler sila sa Tala. Sa pagdaan ng panahon ay malaking pagbabago ang naranasan ng mga tao sa Tala. Magandang hapon sa inyo, Kay Moises. Maikikwento niyo ba sa amin ang buhay niyo po dito sa Tala? Kung paano po kayo masigla at masigla?